And syempre mga kaibigan, before anything else, don't forget to like, subscribe on my YouTube channel. Tapos kapag may time na rin kayo, like and follow nyo na din po yung Facebook page ko, Tinkertel Vlogs. Here, Tinkertel Vlogs. Yun. Na naman tayo, mga kumusta kayo dyan? At medyo natagalan ng mga bago nating mga uploads natin. Medyo nakakuha ko ng maganda-ganda location sa mga taga-Tarlac. Bumisita kasi ako dito sa lolo ko. So, nag-aantay ako ngayon sa matapos ang class ng anak ko. So, 1.5 hours pa yon. So, may time pa ako makapag-vlog. Sakto-sakto, meron dito. Yan, oh. Presko na yan, diba? So, presko na dito. Meron akong naisip na ibang content. Actually, nag-post page ng vlog ko. Mga suggestion ng mga content doon. So, meron sa doon na nagustuhan ko. At ang sinabi niya sa akin, since yung solo parent, no, magtatanong tayo ng mga opinion sa mga tao. Yung mga impression nila sa mga single mother, sa mga solo parent. Ito ang mga hihingan ko ng mga opinion tungkol sa mga solo parenting, sa mga single mothers. Okay guys, nandito na ako sa interview ako. Kuya, ba di ako magtanong? Oo, ano yun, hindi. Attract ka na ba sa single mother, kuya? Kailangan ko sagot! Manailab ka na? Hindi pa. Hindi pa? Bakit hindi pa? May balak ka? Marami. Mahilig ka ba sa single mother? Medyo. Yung maganda ang pangangatawa. Meron ka na bang may natipuan ka tapos bigla nalaman mo single mom pala? Wala pa. May balak ka? Oo. Bakit di mo tatanong mga tipo ko? Anong mga tipo mo sa mga babae, kuya? Sasabi mo sa mga single mom? Hello. To all single mom out there, always remember you're the best mom. And at the same time, you're the best daddy mom. Kasi nakakayanan nyo pong palakihin po yung anak nyo ng mag-isa. Kaya salut po. Hey! Tatanong yan. Tungkol doon sa ating content ngayon. Ito sila. Kuya, may YouTube ka? Follow mo ako na eh. Wala akong YouTube pero wala Facebook. Facebook, sa Facebook hanapin mo ako. Tinkertel Vlogs. Ano masasabi mo sa mga single mother o mga sa mga solo parent? Lalakas. Ang pakalakas lang sila para mataguyod nila yung mga anak nila. Ma, prereto ko yan. Wala na. Ano masasabi mo sa mga solo parents at sa mga single mom? Wala nang masihina dyan, mga art. Parent, kailangan yung trabaho, simple. May anak eh. So, bawal ako mag-jawa. Pwede rin. Bakit sa palagay mo nagtitrending yung mga single moms ngayon? Basic. Siguro sa mga lumalabas ngayon ng mga filter, natawag nila na mapanuksong palit anyo. May naparoon ako sa TikTok na yung ang ganda-ganda ng income niya sa TikTok. Tapos so, biglang... So, natukso ka, kuya? Hindi naman. Slight lang. Okay. Para sa akin, ha, sa opinion ka lang. Hindi napapansin yung mga... yung word na solo parent. Solo parenting. Meron din naman mga lalaki na sila yung nagpalaki dun sa anak nila nang wala yung partner nila. So, yung single mother kasi, para sa akin, nabuntis sila sa pagkadalaga or nabuntis sila na hindi pinangatawa na yung anak nila. Sorry to say, sa mga magagalit, kung may baka may mga galit sa akin. Ang definition ko para sa akin ng single mother. Solo parenting, yun yung mga nasal, na naghiwalay
At nag-decide na lang silang maging separate ways kasi hindi na sila magkasundo or hindi na sila dun sa same path ng marriage nila. So, yun yung mga definition experience ko. Hindi ko kinoconsider yung sarili ko ng single mother ako. Since na napanganak ko naman yung anak ko nang meron akong katuwang, solo parenting na lang ako. Kasi ako na lang mag-isang nagpo-provide sa kanya. Ako mag-isang nagpapalaki at nag-aalaga. Nakikita nyo naman sa mga vlogs ko, kami ang laging magkasama. Lahat ng free time ko, kapag may mga day offs ako, like today, na minimake sure ko na kahit may pasok siya o meron siyang classes, ako yung nakakapaghatid. Pasok, tapos may class siya. Ang ginagawa, for example, may event, okay lang kasi nahahatid ko pa naman kung ang klase niya is morning at lunchtime ako papasok. So, nakakapag-bake time pa rin ako. Ganun, stretch ng schedule mo bilang single mother, bilang solo parent. Madami kang pagdadaanan na struggles. Pero, habang lumalaki yung anak mo, nakikita niyo yung mga sacrifice niyo nagbubunga yan. Kaya dun sa mga taong feeling niyo, kakalimutan lagi na nandiyan lang si God para sa inyo. Tiwala ako na may plano lahat si God sa nangyayari sa atin sa buhay natin. Hindi niya tayo ilalagay dun sa posisyon na kung saan na, kung hindi natin talaga kakayanin. Kumbaga, binilalagay niya lang tayo sa sitwasyon na yun para mas maging matibay tayo. Mga nag-start pa lang, alam ko hindi madali, masalimuot, napakahirap. Pero sana wag natin hahayaan na makitaan tayo ng anak natin. Ang hihina kayo o nawawalan kayo ng pag-asa kasi sa inyo sila kukuha ng loob para magpatuloy sa buhay. At same thing na ganun din kayo. Kunin nyo yung lakas ng loob nyo tuwing umaga. Kasi ako ganun yung ginagawa ko, guys. Tinitignan ko yung anak ko. Iniisip ko na panibagong araw, panibagong laban na naman to. Tapos, isipin mo kinabukasan. Oo, siguro pwedeng ganun pa rin ang mangyayari. Pero malay mo, isang araw, magising ka na wala ka na dyan sa posisyon na yan at unti-unti kang tinataas ni Lord. Alam niyo, ako nung una, ganun din eh. Parang walang-wala. As in, madaming taong tumalikod sa akin. Marami akong mga kaibigan na tinuring kong pamilya na tumalikod mismo sa akin. Mga trumaydor. Kung ako, kinaya ko, mas kakayanin mo din. Alam ko kung gaano kahirap yun dahil pinagdaanan ko. Nila yung pagkatao mo, mismong ikaw mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Kung ako pa ba yung sarili ko? Kung ba itong mga ginagawa ko? Lahat na tanong mo sa sarili mo kapag down na down ka. At malalampasan mo yan, maniwala ka sa akin. We'll be right back.